Good afternoon, welcome back to my channel. It's me again, Ma'am Erin. So, for today's video kasi nakaraang araw, so pagka sobrang tag-ulan, so nagkaroon po ako na obsesyon. Kapag buntis kasi, di ba alam nyo naman, kapag buntis, bawal po uminom ng kabot ang mga buntis. Dahil nga po kasi yun, nakaka-apekto sa baby natin, pero yung paglabas nila ay pwede sila maging premature o maagang labor. Yun po yung mga dahilan. O kaya naman nakaka-apekto rin sa kanilang pag-develop. Mas lalo na kapag cord pa lang siya, 12 weeks pa lang siya o 12 na linggo pa lang yung nasa tiyan mo. Tapos, hindi naman natin maiwasan na magkasakit. So, disclaimer lang po, ito po i-share ko sa inyong video ay based lang po sa experience ko at saka yung nagawa ko. So, mas maigi pa rin na magpakonsulta tayo sa mga OB natin para mabigyan tayo ng tamang support. So, yun na nga ako. Ang una po nagkasakit ay yung baby muna. Nagkaroon siya ng ubo at saka, ay nanguna si Pon. Tapos, yun. Bali, hindi ko rin siya pinainom ng gamot. Ang ginawa ko lang is nagpakulo ko ng malunggay. Sishare ko lang muna sa inyo, ha. Pinakulaan ko lang siya ng malunggay. Mabuti maraming malunggay dito sa garden namin. Tapos, yun yung pinadededi ko. Tapos, sinabayan ko rin din po siya ng mga prutas. Magandang prutas para pag yung mga sipon is yung mga citrus, pampalakas ng immune system, tsaka yung may zinc na prutas. Huwag natin siya lang kalimutan na pakainin at painom. So yun, tapos na siya sinipon, tapos nagkaubo siya konti. Hindi ko rin siya ginamot, tinuloy-tuloy kayo ng malunggay niya. So pagkatapos naman niya magsipon at saka ubo ako naman, nagkaroon naman ako ng sipon. So sobrang nakaka-struggle kasi parang nanghihina ka na, nanalalambot, tapos yung parang pakiramdam mo parang puyat na puyat ka lagi kasi nga hindi ka rin makahinga, mahirap huminga pag may sipon. Kasi yung panahon na yun ng nakaraan is puro ulan. Hindi nga yung September ng August, parang talagang sobra yung ulan. Mabuti na nga lang nung panahon na yun is medyo pinapakuluan ko pa siya noon at nakakahingi rin naman ako ng malunggay na. Yung malunggay na kain, pwede rin naman siyang pakuluan, magandang pakuluan. O kaya pwede rin siyang kapag nagmamadali kayo, babad niyo sa mainit na tubig, kasi yung inom niyo. Yung sobrang effective po nun. Pwede rin po palang apple cider, tapos pwede rin luya. Kasi yung luya din naman is pwede nilagyan ng honey, nakakatanggal din yun ng pamamaga. Diba sabi nila, the best daw ang luya sa implementation or pamamaga, nakakatanggal yun ng plema. Pero kapag hindi nyo na talaga kaya, is magpa-check up na kayo sa doktor. And then, advice ko lang, kapag ganun, dapat kumakain tayo sa tamang oras. Huwag muna tayong kumain na yung mga nakakawalang ganang pagkain, katulad ng soft drinks, junk foods. Bawal po yun sa mga buntis kapag lagi. Kapag, yung sa, kumakain rin naman ako minsan ng kain, ng cheap junk foods, kasi parang gusto ko lang kumain minsan. Nagugustuhan ka rin naman. Pero, nasa ganun pa rin dapat yung kailangan may prutas talaga. Tapos nasa tamang oras. Kasi kung anong nilalagay natin sa ating bunga is nakukuha ng baby natin. Yun lang naman, may mga... Pero alam ko kasi, dati din nagkaroon din naman ako noon. Nung una kong baby is binigyan din naman nila ako ng gamot. Pero kailangan hindi rin tatagal. Kailangan wag aabot ng mga ilang linggo kasi delikado. Then, ako lang, alam ko noon, nagkaroon ako ng lagnat, tsaka na, kasi yung daddy ko, marami na siyang gatas, pero 7 months pa lang nun si baby. Baga may 2 buwan pa ako para, tapos sobrang, yung daddy ko is matigas na, tapos, di siya lumalambot. Uminom ako ng antibiotic, pero okay naman siya kasi, pina-check up ko naman sa doktor. Wala naman yung lagnat ko, tsaka yun lang. Pero ba yun, nagkasipon lang ako, pero, ginawa ko, minum ko na madaming tubig, kumain ng prutas, tagpahinga, tapos, kundin, minum ng malunggay. So, ingatan natin ang ating mga katawan kasi nga, nandun pa sa loob si baby. Bawi na lang baby tayo pagkapag wala na si baby sa ating tabing paglabas yun. Na. Kailangan kasi malusog tayo. Kapag malusog yung katawan natin, malusog din yung baby natin. At sabi din nila, kapag ka daw nagkakaroon ng kasakit, pwede rin yung infection. Or pwede rin naman yung nakukuha sa kan sa panahon o kaya naman nahahawaan ka. So, kailangan natin magpalakas ng katawan. Pwede rin lumikay ng mga vitamins or lumikay ng reset ng vitamins sa OB nyo para at least maging malakas yung katawan nyo kung kailangan yung mag-vitamins.
Kapag hindi naman, is yun lang, ingatan lang natin yung katawan natin, kumain ng mga gulay at prutas, tapos uminom ng madaming tubig. So yun guys, I hope this video is nagustuhan nyo. See you sa ating next video mga mami. Bye bye!